Pinag-iingat ang mga otoridad ng publiko laban sa mga nag-aalok ng mga U.S. round trip package. Kasunod yan ang pagkakaaresto ng dalawang Pilipinong babiyahing Amerika na natuklas ang peki raw ang U.S. visa. Saksi si Cara David. Dahil sa mga bisang ito na kanilang ipinakita, iniimbestigahan na ngayon ng NBI ang dalawang Pilipino na nagtangkang pumunta ng Amerika nitong Nobyembre. Ang mga ito kasi natuklasang peke dahil sa kakulangan ng security features na makikita raw sa bagong Lincoln visa ng Amerika. The visa was poorly made. We've seen fake, counterfeit US visa, pero yung Lincoln visa talagang mahirap gayahin. Pero depensa ng dalawa, ang visa ay kasama sa U.S. round-trip package na binayaran nila sa halagang 350,000 pesos bawat isa. Wala raw silang kaalam-alam na peke pala ito. Pero babala ng U.S. Embassy, madalas na hindi tinatanggap ang ganitong rason sa mga U.S. courts. Deportation agad ang kababagsakan ng may peking U.S. visa dahil responsibilidad daw ng sino mang pupunta sa Amerika na matiyak na lehitimo ang dala niyang dokumento. Ito rin ang babala ng ating mga immigration at airport officials. We wish that the traveling passengers or intending to go to the U.S. should really go to the embassy. Then apply that personally. Walang ipilit dahil may mga, if they will be able to pass through us here at the Philippine Immigration, sa port of entry, humahuhuli sila. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.